Nagsagawa ng isang press conference nitong Lunes ng umaga ang Philippine Movement for Climate Justice na may paksang Communities to Government Investigate Impacts of Liquefied Natural Gas or Fossil Gas Projects in Batangas, Prioritize Health sa Treehouse Benpress Restaurant and Resort sa Bolbok, Batangas City. Narito po ang ilang usapin na kanilang tinalakay dahil sa masamang epekto ng fossil gas sa kalikasan, lalo na sa kalusugan ng tao. Ako ng problema hinggil sa kalusugan, primarily sa respiratory, sa balat, no? At iba pa. No? Usually po kasi pag sabi ang ating ginagamit ng mga gas sa bahay, di ba yung ating may methane gas din yan. Pero yung mababang level po ng exposure sa methane gas, hindi ho yung magkakaroon ng problema sa ating kalusugan. Pero pag ang ibig sabihin po niya, pag tumataas po yung mga kaso, ipaka nga tumataas yung level ng methane concentration sa ating himpapawid, sa ating environment, kaya po nagkakaroon ng mga dagdag ng mga problema. Kaya po kailangan talagang maimbestigahan ang mga nangyayari ngayon. Kasi nga po, baka lumalampas na, no, ang concentration ng methane gas sa ating environment. At kung magdadagdag pa ng mga power plants na yan, eh, lalong magkakaproblema. No? Hindi lang ang mga taga-Batangas City, baka iba pang lugar, ay dahil tayo na ang umiikot naman ang mundo, di ho ba? So ang hangin ng Batangas City ay pwedeng malipas sa ibang bayan. So malawak po ang maapektuhan. Kaya nga po sana panawagan natin sa ating pamahalaan sa Department of Health nagkamuwa ng lalimang pag-aaral, no, hinggil sa mga kalagayang pangkalusugan na mamamayan sa mga lugar na kung saan ay may mga planta na. O kung sa ganun ay makatulong sila, no, sa pagsulong doon sa kalusugan ng mamamayan, dahil alam naman natin ang obligasyon dapat ng ating pamahalaan na pangalagaan ang kalusugan ng bawat isa. At sa aking pag-obserba po sa tubig ng karagatan ng lasok po, ay kulay kape na po. Kopi ko na po ang kulay ng dagat. Na lubang apektado na ang ating mangingisda. At lubos na nakakatakot po tayong humain ng isda kapag ipinagpatuloy ang proyektong ito. Ang enerhiya, ang abilities na panahon na sana na iwasan na natin, no? At tumulak na sa renewable, mura na electricity ay gusto pa nilang palawakin at pagkatayo ng mga fossil gas o ng mga LNG plants. Na alam natin, patay na nga sa maraming mga ebidensya ng siyensya at saka ng medical, na ang fossil gas o LNG ay sources ng matinding epekto sa kalusugan. Matagal na yan sinasabi ng mga doktor ng medisina at mahirap na kailangan pa bang patunayan ng mga residente dito sa Batangas at nagsasalita na nga ang mga residente ng Batangas. Ginawa ang panawagan ng PMCJ dahil sa mga iniindang sakit ng mga residente roon, gaya na lang ng patuloy na pagtaas sa respiratory infections at cardiovascular disease sa mga barangay ng De La Paz, Ilihan, Malitam, Sandarita, Krasada, Tabangaw, Ambulong at Tabangaw, Aplaya sa Batangas City. Nanawagan rin ng masusing investigasyon ang PMCJ represented by Mr. Ian Rivera, San Lucas Attorney Aaron Pedrosa, Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan o PKKK, sa pangungunan naman ni Ms. Cynthia Cotton, Affected Communities Representatives, Ms. Angelica Breton at Ms. Welita Abanil, Piglas, Batangas, Batangas, All for the Renewable Energy at Medical Action Group Dr. Ben Molino dahil sa masamang epekto ng fossils gas sa mga apektadong komunidad na nabanggit. At yan po ang ating news feed of the day. Ito po si Jay Pamintuan. Magandang umaga. The news feed.